po. Ito tayo, Joseph Ilcap. Maraming salamat nga pala sa ating mga sponsors. We have Cherry Mobile at Coda Shop. So, naging 100K ang ating prize pool. Yes. With their help. So, maraming salamat po sa continuous support nyo sa Just ML. Sa mga bago dating po pala sa stream natin, we would like to invite you. Invite. Na nagmamakaawa po kami. Na joke lang. Sana po eh, makapag-supporter kayo sa page natin. So, magkakaroon tayo ng supporters only stickers para sa inyo. At malay nyo, every month, magkaroon din tayo ng giveaway para sa mga supporters lang. So, we have exclusive, exclusive supporter. Malay nyo, yung jersey ko ngayon, pagawa tayo madami, bigay natin sa mga supporters. So, abangan nyo na lang guys yung mga tinitimpla namin para sa inyo. So, our PH execution, naku po, nakuha nila yung core na ginagamit dito ngayon ng execution, which is si paring Ling. Oo nga, kaso nga lang, nagawa ng solusyon ng Aura PH kanina eh. Yung Ling nila eh, ang bilis nga ni lockdown yung show eh, para sa side ng execration. Pero ano lang, Chantel, no? Yung dati si, sino nga ba? Well, anong oras na ba? 7 na ba? Kaya pala. Ah, pag 7 ba, nag-iinit dito? Oo, pag 7 na, wawala yung hangin ng aircon natin. Matik. Ano yung dati, ano yung tanong mo? Si, sino nga ba doon? Si Chupapi, dating ex eh. Oo. Dati siyang ex eh, si Benny, Benny Cutie. Si Benny, si Benny. Hindi ko kasi sure, pero feeling ko talaga si Chu Papi mo niyan yung... Si Chu kasi parang automatic Benny. Benny laruan eh. Parang ano niya. Tapos dati sa side ng ex naman. Si Kiel, tsaka si Rencho. Oh, dating Aura. Dating Aura. So, mainit. Ang studio. Medyo ka. Mainit ang laban. Mainit ang studio. Ito nga pala guys, ang nakikita niyo sa record is ang ating Cher Mobile. Ito pa yung specs. Aqua S9. So, try nyo yan, guys. Super goods paglaro. Only 9,999 pesos. Helio G9TT ang kanyang processor. Sobrang goods yun for gaming. Louie, guys, for execution. Pick naman to ni Kapitan Etomax. So, maganda din ang pickings dito ng execution. Pang teamfight orientation ulit. But here comes the tank. Which is si Akai. Akai. For Aura PH, medyo ano to ah, maganda yung, ang ganda. Side 1-1 if ever. Ganda na lineup ng Aura. Tsaka solid yung crowd control nila if ever. Tsaka firepower nila. Ganda, ganda na lineup pa. Ilagay mo sa gold lane si 1-1. Tapos meron kang Ling na rotating. Nakakatakot tingnan yung lineup ng Aura PH. Pero let us see for execution. They have the Farsa and the Lancelot. Parang nagkakapalitan ng mga cores actually. Pero Marksman, side lane, that is a good pick or a good strategy for RPH. Malalaman natin yan dahil ito na ating game number 3. Daddy, feeling mo, sino ang mananalo ngayong gabi? Kasi drop natin, hindi na nakita. Napili ko parang papanig din ako dun ako sa Aura PH. Maganda yung lineup nila eh, no? Goods kasi, guys, sa mga hindi nakakaano, meron talaga nagsaside na side marksman. Minsan nga double marksman, isang double marksman retry set. Holder, isang side lane. Kasi tataba yung nasa gold lane. Welcome. Kaya nagkaroon ng concept na may core ka na, may marksman ka pa. Pero ito na guys, sa ating game number 3, last game for today, Aura PH versus Execration. Execration, baby boy yung gagamit ng thumbs. We have Fat Boy on the Lou Yi. Sad Boy para sa inyo, Cho. Yossi Boy on the Farza. And Pac Boy para sa inyo, Lancelot. Para sa side ng Aura PH, Chupapi Munyanyo using the 1-1 Aru. Sa kanyang lapu-lapu, JP with again with the Selena. Lord Hades using the Ling at Greed with the Akai. Ayan, guys. So, si Akai, sinisimulan na yung ano? Sinisimulan yung buff dito. So, tira natin lang siya si Sad Boy together with the Lou Yi to defend this one out. Okay, nagkat. Okay, nagkasalubungan. Sasalubong nga lang, pero Greed is in danger dito being surrounded by 3. And that first blood is brought to you by Cherry Mobile. Execration bagging 1-0 para sa laro na ito. Ganda-ganda nung pangyayari yon. For the Akai, naramdaman na niya eh. Kaso tatlo yung sumalubong sa kanya eh. Tatlo yung nag-welcome sa kanya sa teritory ng execution. Na-welcome Rotonda. Oo, na-welcome Rotonda mga kaibigan. Pero tinan natin ngayon for Aura PH, syempre, jungle muna kanilang core which is the Ling. Pero babantayin talaga dito ng execution. Dapat, maano nila eh. Dapat mabog nila dito yung 1-1 or else may hirapan talaga sila. Crowd control wise and all. Aura PH, firepower on the late game. Magkaroon na item yung 1-1, mahirap para sa kanila. Pag nakapag-scale, no? Oo, pag nag-scale talaga yung damage. Anyways, okay, nakaano dito.
Naka-magic boot si pare Fatboy, cooldown reduction. So, spam lang ng spawner skills. Ooh, and that's it. Pero meron 2 versus 2 sa may top lane. Ako po, sinundan nga ni JP. Dash in to end the life of Farsa habang si Pacboy kailangan niya tumakbo. Arrow coming in pero it will not connect. Pero here comes the backup coming from Fatboy and Sadboy. Pero hindi na life po pursue. Okay, tumipi out si tumipi out yung isang player na ano, na excretion. Kailangan nila ng taga-depensa dito sa may middle lane. Sayang yung nag-uwi sa bush. Pwede sana kuha nila ng excretion at that time. Pero maingat lang din sila for grid. Kumina si grid dito. Maganda yung vision na binibigay niya actually for Aura PH. Pero Sadboy poking or sending signals para sa kanilang team na uy, nagbabuff yung kanilang link. Pwede natin i-go to. Pero hindi na lang i-co-contest yata mga kaibigan. Okay, iwas sa arrow. Check ping lang. Talaga makakapagsabi kung ano eh. Kung pwede ba o hindi. Kahit sa Love Life, i-check ping nyo muna. Yung niligaw nyo. Check ping lang si Sadboy kung pwede ba. Pero eh, maraming tao rin, hindi pwede. Oo, medyo delikado. Delicate. Pero Golden is on the side of execution. Sa mga bagang dating guys, sa mga naghahanap po sa NXP, tapos sa po yung laro nila, 2-0 for of Pegasus Knights. Pero ito, grabe, malikot din si Grid, eh, no? Yung mga malikot, Thousand oh. Founder niya. Talagang palayo eh. Yes, boy! Naku po, again! Yun lang. Nabigyan na naman doon si Yossi Boy sa may top lane. And 1-1. Naging maganda yung lane nga niya dito. Speaking of 1-1 na sinasabi ni Chantel, ito yung kailangan ng Aura PH. Talagang tinatauhan ni JP yung top lane, no? Oo. Kailangan kasi bantayan eh. Oo. Pagka na tumagilid kasi yung 1-1 nila, mahirapan sila. Kailangan aasa lang talaga sila sa late game. So goods talaga dito yung 1-1 pick ng Aura PH. May kita natin yun mamaya sa team fight. Anyways, upgrade na dito ang jungle item ni pare Pacboy. So Sadboy naman, eh maganda ang posisyon niya dito. Pero may hirapan siya kasi meron pala si Lena, si Aura PH. Labanan sila sa vision if ever. Mas ano nga lang, mas angat si Selena kasi may traps siyang kayang itanim, kumbaga. Oo, mga mabubush check agad. Pero ito na nga si Ling. Naku po, sinalungan ng Way of the Dragon sa may Feathered Airstrike. Lord Aiden Sama is alive. Pero sinusundan nga siya ni Sadboy, mga kaibigan. Habang si Sadboy naman, naging delegates rito. Pero nice play around. Para na-dodge nga niya si Grid doon, mga sir. Pero execution, naku po. 5-man nga sila dito. Here comes the arrow, pero walang tatamaan. Grid is in the middle of 5. Pero kailangan niya tumakbo. 1,000 pounder out. Habang si Padboy nasa may Gendy. Oh, Sadboy! Kita nga siya ni Chupapi. Pero Sadboy is down. Napatay nga siya ni Arrow. Oh, grabe naman talaga doon yung Aura PH. Turnaround kill pa nga. Oo. Iba yung ano nila doon. Nag-5 months yung execration. Bilis, no? Bilis, akala no? Ko mauubos nila yung mga nandun sa firm aura. Pero baliktad ang naging sitwasyon para sa kanila. Okay. Nice flicker out ni Yossi Boy nga doon. At nailagan niya yung muntikan niyang kamatayan sabay nag-feathered airstrike. Oh, yung clear the minion wave. Pero yun nga lang, di niya nailagan yung pana. Here comes the dash in, dash out ni JP. Pero buhay pa rin si Yossi Boy underneath the turret. Pero yun lang. Si 1-1 medyo napalalim. Napalalim sila pareho. Oh, nice backup actually. Double kill para dito sa execution. So may top lane. Nakuha. Pero parang kuha ko si Yossi Boy, parang banas na ako. May araw ka na, gusto ko pantalan yung nakakay. Tapos tira makakapang first kill dito ng 1-1. Which already has crowd control. So, stun after stun. Ganun na lang naging sitwasyon ni Yossi Boy kanina. But anyways, kita natin ngayon. Turtle, objective sinisimulan. Pero si Lord Hades nasa may gilid. Oh, nice entry. Nice retribution nga ron. Pero yung ikot ng Hurricane Dance, hindi maganda. Oh, pero for execution, basag yun. Basag yun. Naagaw. At saka, nanood lang siya. Sige, paghirapan nyo muna. Ako magre-retry niyan. Sa team ko yan mapupunta. So, 4-4 nga natin score, ladies and gents. So far, tower objective, wala pang lumalamang. And then, nasusustain naman yung top lane. May backup dito yung execration na umaano. Pero Chupapi mo nyo. Si Chupapi nga rito, kailangan nilang tabrawo. Hindi rin sa top lane. Crossbow up na. As Ben Pop, lumipat pa rito kay Pacboy. Naku po, kailangan niya tumakbo. Pero dun sa may likod, papasok naman si Mr. Pacboy. At 1-1 is dead, mga sir. Pero napalalim si Pacboy. Oh, at saka nilayo siya sa ulti niya, daddy. Eh. Makakatakas siya eh, kaso iniikutan nung ni Grid eh. Nakalis dun sa bolang crystal niya eh. Not madyo naman ni Grid, no? Pero si Pacboy is jumping in. Nice attack na. Pero ang gandang Tempest of Blade. Mananakap nga si Pacboy doon. Nice ano? Nice arrow para kay JP. Sakto yung arrow. Oh, yun! Sakto! Speaking of arrow, sakto na naman. Grabe, parang minamagnet. And Sadboy, kailangan niyang tumakbo, mga kaibigan. Feathered Airstrike!
Munti ka na. Umiyok pa tayo mga dyan. Si Daddy Inyo, binata na ulit. Binata na. De, joke lang. For Aura PH, I have to commend JP. Oo, grabe yung araw niya dun sa Tore. Kaya namatay si Pacboy kanina. Doon for execution. Pero grabe to. Uy! Okay. Hurricane Dance. Hurricane Dance si Baby Boy. Nasabi pa natin bagong binitaw, pero patay to. Uy! Nabuhay! Nabuhay si bata. Baby Boy! Buhay si Baby Boy, mga kaibigan! Pero kaya lang nga si Pacboy na iwan mag-isa siyang kapalit. At sa killing spree para kay Ling, si Pacboy, kailangan niyang tumakbo sa Gedney. Pero inunahan, maapakan yung Cyclone ay... Parang ang gulo nung nangyaring yun actually. Nabuhay si Baby Boy, kaso nga lang, namatay si Pacboy sa si Pacboy. Si Pacboy kasi yung ayaw natin mamatay for execution. Mm. So, tinan natin, okay? Si Sad Boy with that wave dragon. Yossi Boy, wala fairy effect dito. Si parang Yossi Boy natin. Ako. Hurricane Dance? Flick out para Sad Boy position po. Courage Mask. And that is it. Pansit. Pansit. Pwede nang ano. Pwede na mag-tag life meme. Mag yung tag life meme na naka-shades. So, tinan natin kayo 9-6 mga kaibigan for Aura PH. Parang mataas ang chance na sa kanila itong turtle kasi nagbabuff orange buff pa kanila Lancelot. Top gold farmer natin ngayon sa ating laro is the Ling with that 5k gold. Naka-win talker siya. No? Tapos 4-7 yung ano? 4-7 yung kanyang pangalan nito, yung 1-1. So, palit ng palit yung gold dito na ano? Na execution. Palaki naman ang palaki for Aura PH. Chupapin mo nyo, sabi natin, pagka tumaba dito yung 1-1, mahirapan. Crowd control din kasi yan eh. The more na lalapitan mo, squishy pa yung heroes ng execration, yung crossbow ng pang niya, pagka na ano niya, GG. Oh, ito na nga si Pacboy. Kasi si Pacboy, kaso nga lang, parang mali yung pinuntahan nila. Sakto dun sa Hurricane Dance. And Lancelot, patay mga kaibigan naman si Baby Boy. Ang target naman niya si Lord Hades. At Tempest of Blades out. Pero aabutan. Mabibigyan nga siya ron ni Louie. May halong salam yung ulti nung ano no. Lumabas kasi, nakita sa ano? Nakita sa bush. Lumabas sa bush yung Lancelot doon, kaya nalaman nila na may play pala. Pero anyway, sira dito ang Torres sa may mid lane. Grabe yung araw ni JP dito, man. Talagang tama kung tama, ibang tama. Iba talaga tama rito. Inabot si Sadboy mga kaibigan. Pero somehow, tanking nga yung Chu. Pero nagpop ng kanyang courage mask. Pero pinaglalabanan dito yung Serpent ba? Nire-reset. Oo. Pinahihirapan talaga nila yung buhay dito na Lancelot ng execution. Anyways, 9 minutes guys. 10-7, we have the lightning transition para kay Yossi Boy. Kailangan ng damage dito ng execution. In terms of team fight, di pa natin nakikita yung combo eh. Meron kasing pwede mag-synchronize dito si paano ito, Feathered Airstrike. Tapos yung higop dito ni, ano, ni Fatboy. Pag yun ang sumolid na tama, tatlong pitik, kahit dalawang pitik, from execution, may hirapan si Aura PH. Pero, kailangan hindi masyadong maging ano dito. Minsan magulo kasi yung FF ng ano eh, ng XA. Okay na naman. Nandito na naman sila sa may bottom lane. Oo. Delegado si Lord Hades rito mga kaibigan. I will be chased down by three. Saan pupunta pa patungo yung Ling? Pero mabilis eh. Oo, nakataas mga kaibigan yung Ling. Grabe yung Ling doon. Tapos, diretso angat yung 1-1 tsaka si Lena. Pansin mo dito, ano, Daddy A, kay JP, hindi niya talaga iniiwan yung 1-1 eh. Talagang binibigay niya. Kahit nung nasa top lane eh, talagang maganda yung ano dito, support na ginagawa, pagsusupport, I mean, na ginagawa ni paaring JP. So, Lord, sinisimulan guys ng Aura PH. Alam rin naman nila eh, pagka na-drug sa late game, isa yun sa mga win condition nga nila, ayun pero na. The lockdown is real, at Pacboy is dead mga sir. Ayun, pwede na mag-Lord, walang panggulat factor eh. Walang panggulat factor ever para sa nila, pero tignan natin. Alam nila walang Hurricane Dance this time around. Delegado nga si Grid doon. Mapipick up nga ni Pacboy yung kill mga kaibigan. Habang si Ling, trabaho lang din sa may bandang Nanka. Ayun si Boy, together with Pacboy. Kaso, ang bilis. Grabe, di mahuli. Ling, ang bilis ang kamay. Di mahuli dati. Pero si Chupabi mo nga yung mga kaibigan. Isang tira na sana. Hit na lang, no? Parang kanina pa yun si Baby Boy. Swerte, no? Si Baby Boy may halong ano eh. Halong swerte, tsaka malas. God bless you. No? Yung lagi siyang nasa ano, bingit na kamatayan, pero nabubuhay siya, doon siya swerte. Hindi, baka siya mambuhay, di pito na lang. Baka. Pusa pala, ano. Naging pusikat eh, no? Ano ba yun, nakita ko kagabi, shinare sa Facebook, ano? Rabbit cat. Rabbit na, pusa. Oo, sila yung nag, ano,
Rabigat. Sa so, Rabigat yung lumabas. Pero ito na, ang ating Lord, ladies and gents, 22K ang HP niya. Lahat ng minion wave ng RPH nakaangat. Pero you have Sad Boy on the map mission. Ang tanong... Oh, ito na. Naku mo, grabe yung araw-araw. Pero kailangan ito makamungari ito ayun ni Fat Boy. Ayun na naman, nahuli na naman. Nahuli na naman. Kalungkutan nga doon. Pero patay din dito si ano. Oo, hindi na natin nakita. Direct, sa matay pupunta. Ayan oops, na. Eto na. Nakahabol nga na sila ng ibon. Yo, si Boy. Grabe si ano doon. Ang ganda ng kay Grid, comment ko si Grid doon. Naramdaman niya kasi. Usually guys, kasi pag luwi, doon talaga sa damo na yun mag-uulti. Kapag ka nag-aano, naglo-lord yung kalaban. Alam niya, naramdaman niya. Doon la-landing. Tinalunan niya agad. Diretso ipit. Aba, fake airplane. Kayo not so fat boy anymore. Oh, commended din si Grid. Alam niya na gano'n yung gagawin. So, Lord natin mga kaibigan, for RPH, ID na sa may bottom lane, dadaan. So, 12-9 natin score. Kailangan madepensahan to ng execration at ng walang napapatay or else pwedeng diretsuin. Kasi si 1-1 natin dito, tinan natin yung item, Direk Popay. Online na yata yung dami item. Oo. Na corrosion site pa siya, Demon Hunter Sword. Athena shield ba yun? Athena shield pa. So, hindi siya ma-burst agad dito ng ano, ng trap execution natin. Pero kaya nilang depensahan. Mabilis. Oo. Kaso nga lang, ito nga lang, yung nabigay na space dun sa may top lane, nabigay rin ng space tong bottom lane. Inhibitor turret, nabasag na nga rito sa kanan. At pwede pa yata itong mid lane, pero rather yung top lane pala yung nabasag. Ay, si Fatboy! Munti ka na si Fatboy kay Aro. Nako po, mahihirapan dito ang unfair airstrike ngayon. Pero pinasok, yung si Boy na damba nga kagad nila yung Parsa habang si Baby Boy ganda namang gumante. Nag-pop ng kanyang Cotterant Inferno. Being chased down by Arrow sa ni Chupapi nga rito. Pero kailangan tapang ba ni Baby Boy. Inhibitor turret, basag na nga, kalbo na. Uy, nag-ulti yung Alwan. Wala na silang tower dito. Okay, nako po, nice knock-up coming from Chu. Uy, nakapag-flicker out, ladies and gents, si Chupapi mo yun. Turn around kill para sa kanila, Sad Boy. Pero Hurricane Dance talaga ron, yung bayad na bayad. And Sad Boy's dead, pero si Grid. Nabigyan nga rin doon habang si Baby Boy. Hindi na siya swerte ngayon. Ay, hindi na buhay si Baby Boy ngayon, mga kaibigan. Dalawa natitirang buhay para sa execution. That is Fat Boy together with Pac Boy, pero buhay na si Yossi Boy. Shutdown naman para kay Pac Boy. Oh, di ba? Wala na kayo kung sinong boy. Buti wala na Tito Boy, no? Meron pang kalbo sa ano? Tito Boy. Si Kuya di, si Tito Boy. Pag nag-ML si Kuya di, Tito Boy. Dead joke lang guys. So 35.9K, 15K, for the 1-1, meron din siyang Wind Talker. Sa link naman natin, Endless Battle, Wind Talker, tsaka Berserker's Fury. For the Lancelot, nako, medyo na pag-iwanan si Lancelot natin. Actually, may item pala dito for ano, for execution is the Tams. So kailangan, kung sino targetin or pag pumasok si Tams, dapat synchronized with Fatboy and Yossi Boy. Kasi kaya nila pagtutungin yung skills nila. Pero hindi pa natin nakikita. Simula ng laro pa lang natin. Kaso, laging ano eh. Nache-check kung saan sila pupwesto eh. Grabe si Grid. Si Grid talaga, oh. Oo. Yung mga ipit na ano, intergalact. Ayan na. Ayan na naman. May... Grabe no, ayun kagad oh. Silip, may silip. Sinilip kagad. Oo, so umalis din doon si Yahid, sa ladies and gents. So, nag-clear na namin yun dito yung Aura PH. Grabe na yung damage nung 1-1. Tsaka, dikit-dikit na yan eh. Hindi mo na mapapansin pag teamfight na, uy, wait lang, isa na lang para mag-proc yung ulti ni 1-1. So, for execution, kailangan maging maingat kasi gaya na sinabi natin, malalambot yung heroes nila. Kapag ka na-ultihan sila ng 1-1 na magkakadikit, magtutuloy-tuloy talaga yung ulti dito ng 1-1 ng Aura PH. So for Aura PH, ayan na, munti ka na naman si pareng Fatboy. Kala ko aabot, yung pala 10 beats. Pero 4 seconds, up na yung Lord. Ayan. Now, this is the second Lord, mga kaibigan. Again, this Just ML Cup is brought to you by Cherry Mobile at ng Koda Shop. So, sa mga gustong mag-top up dyan na kanilang mga diamonds, sakto, kudashop.com, i-check nyo na lang po. So, eto na tayo sa ating laro ulit, Execution versus Aura PH. Feeling ko 20 minutes tayo ngayon eh.
Or depende. Depende. Parang hindi na rin yata ito try contest. Pero nandito si Sad Boy. Sad Boy, wala siyang immortality ngayon. So medyo delikado for this execution squad. Kasi yung pang poke nila wala. Tapos meron sila sila na pang zone out. Oh! Holy God, yeah. Nakita yung pwesto 1 nga rin ni Pacboy. Yun lang ang pinakamagandang yari. Nakahuli nga sila ng Pacboy. Pero nice lockdown na binigay doon para kay Yossi Boy. Pero Lord ang pinaglalabanan. Uy, hindi nag-text si Muntun. Hindi lumabas. Hindi nag-text si Muntun. Hindi nag-text si Muntun. Kasi sino ako ng Lord. Pero si Baby Boy dito, ladies and gents. Oh. And on killing spree. Patay na. Makaibigan, Baby Boy ang na lang mag-isa. Oo. Baby Boy nga parang mapapagod. Oo. Oh, para oo nga. Pero against 5. Tumawa na that lang. Is it. That is that is it, Pansit. And a win para dito sa Aura PH. Sila din lang ako ng Lord. So okay, that merry is go it round, trip to Jerusalem. Oo. Oh, ayun na Aura Fire. Fire pala yun. Hindi pala, iba na pala basa doon, no? Hindi na fire. Fire. This girl is on fire. Oo nga, tama, tama. So MVP para sa ating laro ay si Lord Hades with a 6-1-5 KDA. Sobrang ganda ng performance ng ano, ng Aura PH. Kay Grid ako dito. Ako doon kay JP. So binibi niya yung lane ni Chupapi. Oo. Iba, no? Iba, talaga magkadikit eh, no? Magkadikit, no. Hindi niya iniwanan. Laging nandun. Sana na all. Lagi. Yun lang. Sana all hindi na iniiwan, iniingatan, pinapahalagahan. Joke lang. So guys, Execution versus Aura PH ang isa sa mga magagandang laban na abangan natin or inabangan nyo sa Just ML. Bukas may mas maiinit pa po tayong laban. Na-schedule na ba tayo para bukas? Oo, meron na. Nalobat lang ako eh. Nalobat lang ako pero sa mga gustong malaman ko ano yung laban natin, punta po kayo sa page natin. Nandun yung pinaka-schedule natin for the whole week. Week. So, ayan guys, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon, sa mga Chantel Davis dyan. Huwag niyo po kakalimutan na i-like and follow ang aming mga social media pages. Caster Chantel both on Facebook and TikTok, Ina Chantel sa Instagram. Yun, sa akin naman, like niyo na rin, Daddy EWXC, yun lang. Yan, so guys, Team Sherwin din, Lupon WXC na YouTube channel, punta po kayo dyan. At syempre, sa mga YouTube subscribers natin nanonood ngayon, shoutout sa inyo lahat. So, sana ma-shoutout namin kayo next time. Pero, ayun na, 2-1, malamang game 3, kinabahan pa sa score. 2-1, Aura PH para sa ating last series. Kami naging shotcasters nyo. Magandang gabi, ako sa ating Chantel. And I am Daddy A, yun lang. Magandang gabi nga sa inyong lahat. Peace out, bukas ulit.